Hello mga gulay, magandang araw sa inyo mga kagulay. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali ngayong araw na to mga kagulay, mag-i-spray ako ng ano, ng soil conditioner, yung ano ng Agronica. Ang pangalan niya ay Agronica Plus nga mga kagulay, 5-in-1 siya mga kagulay. 5-in-1 siya. Kung makikita nyo, yan yung i-spray ko bago tabunan ng plastic mo ya, kasi alas 7 pa yung pasok ng mga tao. Bago nila tapunan ng plastic, i-sprayan ko muna ng ganito mga kagulay. Bale ito ay kaya naging ano siya, naging 5-in-1 ay soil conditioner, antivirus, antibacteria, antifungus, saka root growth. Yan mga kagulay. Kung ano nyo mga kagulay. Ito yung gagamitin ko ngayon. Kasi ang kaya ko naman nagustuhan siya mga kagulay, kasi may soil conditioner siya, tapos may antivirus pa nga, antibacteria, antifungus. Kaya ko siya nagustuhan. Kumbaga kasi dati nag-i-spray ako ng ano, ng pangalan ito. Hindi naman siya soil conditioner, kundi yung COSIG nga bago magtabon, kasi nga yung ano, mga fungus. Pero ngayon, eto na siya. Maganda siya kasi antivirus nga, tsaka antifungus, antibacteria. Kaya nagustuhan ko siya. Bali, ang timplan niya dito mga kagulay sa 16 liters. 16 liters na yung nilagay ko dito. Ang timplan niya ay kapag sa lupa ay 40 ml. Pero kapag sa halaman na, may spray yung mga siguro mga isang linggo na na-transplant ko na, 20 ml lang ang timpla niya mga kagulay. Pero kapag sa lupa talaga siya, 40 ml. So mga kagulay, tara, ispray natin. Diyan lang natin to. Papakita ko sa inyo paano isprayan. Ah, mga kagulay, papakita ko sa inyo kung paano ko siya spray.
nandito muna ako mga gulay. Mamaya naman ipapakita ko sa inyo kung paano magtabo ng plastic. Update ko na lang kayo mamaya kung paano magtabo ng plastic mga kagulay. Ito na nga mga kagulay, yung update ko sa pagtatabo ng plastic mulch. Ito nga, natabunan na nila isang mga kagulay. Ayan, isang linya. Papakita ko sa inyo mga kagulay kung paano nila nilalagyan ng ipit. Kasi yung iba lupa nilalagay nila dito, kaso ako hindi ako naglalagay ng lupa, gawa nga ng tinutubuan ng pangalan nito ng damo. Kaya kawayan talaga yung pinang-iipit ko. Ito, papakita ko sa inyo mga kagulay. Ito sila. Yan, yan sila mga kagulay. Yan, ginaganyan lang nila. Nabatak nila. Sa tapos iniipit nila mga kagulay. Dito tayo para makita natin sila mga kagulay. Yan. Iipit lang nilang ganyan mga kagulay. Yun nga, sabi ko kanina mga kagulay, hindi ako naglalagay ng lupa dito. Banda dito kasi tinutubuan ng damo. Ng damo. Kaya kawayan talaga ang ginagawa ko mga kagulay. Bitin dire. Kanyo gamay dire kay bitin. Dire sa ilaha. Dito? Bitin. Tanaw ninyo niya. Kayo nagabira duha, tanaw ninyo kung tapantay pa siya. Yan, ganyan ginagawa nila mga kagulay. Yan, kung yung ibang naglalagay ng plastic mga kagulay, iibabaw nila yung yung itim ako, yung silver, para talaga masilaw yung mga insekto. Yun naman kasi ang silbi na itong plastic mulch mga kagulay. Kasi yung mga ibang nakikita ko, yung itim ang iniibabaw nila. Ang silbi nga na ito, kaya nga may plastic mulch. Kaya nga may silver para yun ang ibabaw mga kagulay, kumbaga para masilaw yung mga insekto. Kapag nakatanim ka na dito, di ba nga doon sa ilalim ng dahon ng talong, doon umaano yung mga mites, mga white flies. E siyempre kapag mainit, masisilaw sila mga kagulay. Ibig sabihin kapag mainit, yun din yung taglabas ng tag-atake ng white flies at saka mites mga kagulay, mga trips, yun ang tag-atake nila kapag tag-init. Kaya yan ang iniibabaw ko. Hindi ko rin alam ng dahilan ng iba kung bakit itim ang iniibabaw nila, hindi ko rin alam mga kagulay. Basta ang dahilan sa akin, para mas masilaw talaga yung insekto mga kagulay. Ganyan lang mga kagulay yung ginagawa nila. Balito doon, hanggang doon. Mga dito siguro, mga, ewan ko kung ilan ang kasya dito. Kasi 0.75 o kaya 0.8 na ang ginagawa ko dito. Na layo ng Bali double row to mga kagulay. Double row siya. Yan. Saka yung mga iba na naglalagay mga kagulay ay hindi masinsin. Yung kaya kapag naghangin, nililipad talaga siya mga kagulay. Kung baga ito, tuturo ko rin sa inyo, double row to mga kagulay. Dito nilalagay yung isang nito mga kagulay. Kung limbawa dito, 0.75 dito, sa kabila, yung gitna ng 0.75, yung gitna nito, doon nilalagay yung isa. Kaya isang beses ka lang magsusukat dito sa isang plot. Tapos gigitnaan mo na lang doon mga kagulay. Double row siya. Yan. Kung mapapansin nyo, maganda na siyang tingnan. Yan. Kanina, kung mapapansin nyo kanina mga kagulay, parang maliit yung daan. Dito, yan parang maliit siya ng daan. Pero kapag natabunan na siya, makikita nyo naman, malaki yung daan. Isang metro, pa nga to, sobra pang isang metro siguro to. Yung daan. Kundre, kulang dre. Dagay makawin ng kawayan, no? Di ilagyo-lagyo lang gamay. Gamay, ilagyo lang gamay. Para Yan mga kagulay, inano ko, baka magkulang kami sa kawayan. Kaya pinapalayo konti. Bata ka di, Col? Sa imo ha? Bitin di rin sa kaysa sa iya. Biray lang. Yan. Yan mga kagulay, tatabunan na nila. Bali, baka matapos nila to hanggang dun sa kabila. Tapos mamayang hapon naman dun sa kabila mga kagulay. Kasi baka kulangin ng kawayan. Mag-aano pa sila ng kawayan mga kagulay. Yan, mapapansin nyo, tubig-tubig ka talaga dito. Kasi yung mga galing dun sa matandang talong ko. Sasabihin ko ng matandang talong kasi magpo-performance naman yon.
dito talaga umano sa akin. Tapos kapag talagang masyadong malakas ang ulan, hindi talaga may iwasan dito. Kaya kung mapapansin nyo, mababa na nga yung plat ko ngayon. Hindi katulad nung sa matandang talong na mataas talaga yung plat. Yan, dyan lumalabas yung tubig, mga kagulay, galing doon sa matandang talong. Kasi lakas na naman ang ulan kagabi dito. Kung makikita nyo yung panahon sa amin dito, yan o. Parang uulan na naman siya, mga kagulay. Yan yung araw, di mo na ano. Kaya talagang dapat mataas yung plat. Kasi re-reviewing ko pa rin naman to, mga kagulay. Tatanggalin ko pa rin to, papapala ko pa rin to dito. Yan. Kasi ang plano ko, mga kagulay, palaliman konti dito. Tapos dito itatambak, mga kagulay, dito banda. Para kung sakaling talagang tag-init na, hindi na makaya magdilig. Pwede tayong mag ano, kumbaga technique ko lang 'yon, mga kagulay, kumbaga diskarte ko lang 'yon dito, ko siya lalagyan ko siya ng kanal na unti dito, mga kagulay. Unti mga ganyan lang na kanal. Tapos dito tambak. Para kapag nagpatubig, madali lang, mga kagulay, madali, tapos haharangan dito doon sa dulo-dulo para madali lang magpatubig, mga kagulay, kasi yung iba napapansin ko talagang tinutubigan dito sa buong ano, buong daanan. Kaya matatagalan ko minsan. Tapos mas magastos pa kung ganun. Kaya ang gagawin ko talaga dito, hukayan ko dito ng mga ganyan. Ganyan ka, no? Tapos tatambakan dito ng mga ganyan kataas. Tapos yun ang tutubigan ko, mga gulay. Halimbawa lang na maabutan ako yung talagang tag-init na dire-diretso na isa 2 linggo. Ganun ang gagawin ko, mga gulay. Kasi doon, every 2 days ako nagdidilig doon, mahirap din. Yun lang ang kaano ng plastic mulch minsan. Pero kapag ito, ito naman kasi, mga gulay, basa na siya kasi umulan kagahapon. Pero kung baka sabi na ano, kahit basa yan, mga kagulay, malambot yan, mga kagulay. Oh. Malambot yan. Kasi napulbrush naman yan, mga kagulay. Eh. Malambot yan. Mas gusto ko nga yung ganitong tabunan, yung ano, yung medyo basa para talagang hindi na matutuyo kahit may plastic. Yan, mga kagulay. So, hanggang dito na lang ako, mga kagulay. Kumbaga, pinakita ko lang sa inyo yung in-spray ko na soil conditioner ko na may anti-fungus, anti-bacteria, anti-virus. Tapos ano ba yung isa? Nakalimutan ko na isa, mga kagulay. Basta diba, 5-in-1 yun, mga kagulay. Pinakita ko sa inyo bago tatabunan. Tapos ang kompanon, kasi November pa naman ito matataniman, pagbutas ko ulit dito, mag-i-spray ulit ako ng ganun, mga kagulay, bago magtanim. Para sigurado talaga, maganda talaga yung ano ng ano natin, talong natin, mga kagulay. So hanggang dito muna ako, mga kagulay. Update ko na lang kayo kapag ano, kapag magtatanim na ako, magbubutas ako, kung paano ako nagbubutas ng talong. Gagawin ko rin siya ng ano, kahit na nung nakaraan nagawa ko na siyang video, pero gagawin ko pa rin para sa bago na sumusubaybay sa akin. Saka sa mga bago rin na sumusubaybay sa akin, mga kagulay, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatalong, lalong-lalo na dito sa bago natataniman ko. Maraming salamat po sa inyo. Magandang araw po ulit. God bless po sa inyong lahat.